We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Atid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Mayap agat panapun, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimba gamalem. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad bukas, January 31. Sundan sa report. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ipapatupad bukas. Maglalaro sa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 80 centavos naman na pagtaas sa kada litro ng diesel, habang hindi patiya kung magkano ang itataas ng kerosene. Sa March 31, 2023 na, magtatapos ang inisyong Provisional Authority ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga traditional jeepney driver and operator sa Pangasinan. Kaya nanawagan ng Autopro Pangasinan na sana'y palawigin pang Provisional Authority. Sa ngayon, pinending nila yung lahat ng mga confirmation namin. Ang confirmation kasi, isa yan sa mga requirement ng LTO para makarehistro kami. Sa ngayon, nasa maygi 300 na pampasaherong jeep sa Pangasinan ang hindi pa nakapag-renew ng registration sa LTO. Gate ng LTO, kung kompleto sa dokumento ang operator, agad nilang ipoproseso ang renewal for registration. Ang rinirequire pa rin namin na sa LTO is, let's say for example, for hire siya, meron siyang ORGR, meron siyang appropriate na insurance, meron siyang smoke test, at kung limbawang for hire, merong confirmation si LTFRB, tatanggapin pa rin po ni LTO. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang LTFRB Region 1 kaugnay sa panawagan ng transport group. Sa ngayon, hintayin na lang daw muna ang abiso mula sa LTFRB Central Office kaugnay sa PUV Modernization. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Offsite voter registration, puspusang isinasagawa ng COMELEC. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? Si Jay, nakahanda na ang COMELEC sa huling araw ng voter registration bukas. Sa huling dalawang araw ng voter registration, naglabas ng abiso ang COMELEC na hindi na muna sila tatanggap ng application for registration sa COMELEC office sa Dagupan City. Nagsagawa ang COMELEC ng off-site registration. Tuwing huling araw kasi ng pagpaparehistro, siksika ng mga nagtutungo sa tanggapan. Ang purpose natin is makapag-provide po ng mas convenient at mas malaking space para ho doon sa mga magpaparehistro. Lalo yung mga bago, hindi sila nahirapan. Okay na okay. Sa nakalipas na limang araw, bilang na bilang lang ang nagpaparehistro sa Dagupan City. Malaking bagay raw ang malawakang offset registration na isinagawa simula pa noong nakaraang taon. Sa katunayan, lampas na sa target ang bilang ng mga nagparehistro sa lungsod. As of Saturday, meron na po tayong 7,400 applications na received, and 90% nitong 7,000 ay yung mga SK voters. Samantala, muling ipinaalala ng COMELEC na walang ipapatupad na extension sa oras ng huling araw ng pagpaparehistro bukas. Si Jay, nakipag-ugnayan na ang COMELEC sa PNP para sa deployment ng pulisya na magbibigay ng assistance sakaling dumagsa yung mga hahabol na magparehistro bukas. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Anim na mangingisdang nawala sa Zambales na iligtas sa Lubang Island ng mga mangingisdang taga-Bataan. Narito ang exclusive report.
Makikita sa video ang pag-rescue sa mga mangingisda matapos mapaulat na ilang araw nang nawawala sa Subic, Zambales. Nakilala ang mga mangingisda na sina Oliver Nailon, Liberato Santuela, Rodelo Hernala, Gilbert Sabido, Roque Chavez, at Ernesto Arsolon. Pinuntahan ng Olongapo City Maritime Police kasama ang Philippine Coast Guard ang anim na mangingisda na namataan sa laot ng Lubang Island, Mindoro. Ginawa po ng inyong Olongapo City Maritime Police Station ay nagkapag-coordinate sa mga asensya katulad ng Philippine Coast Guard at the same time yung mga fisherman association dito para i-alarma yung nawawalang bangka. Ayon sa otoridad, stranded ang anim na mangingisda matapos magkaroon ng problema sa makina ng bangka. Agad naman na dinala ang mga sinagip na mangingisda sa Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan para mabigyan ng agarang medical assistance. Nakita ito ng mga mangingisda na taga Mariveles doon sa may about 26 nautical miles ng Lubang Island, Mindoro. Nakipag-coordinate kami sa Municipal Health Office ng Mariveles para mabigyan ng kaugnayang medical treatment. Nalawag yung attention po namin ng MDRMO together with the rescue medics para po mag-provide ng medical assistance to sa mga possible na mga bangkero na kanilang na-rescue. Nasa ligtas ng kalagayan ng anim na mangingisda. Sa ngayon, nakauwi na sa Subic, Zambales ang mga mangingisda. Bumigay yung clutch distance transmission. Kaya hindi ko na maayos dahil manamaga rin yung kamay ko. Nagpapasalamat po ako sa kanila, ma'am, dahil sila ang humila patabi sa amin. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Itbayat Island sa Batanes, nakapagtala na rin ng kaso ng diarrhea. Narito ang exclusive report. Pumalo na sa 254 ang bilang ng mga tinamaan ng diarrhea sa Batanes base sa datos ng provincial government mula December 15, 2022 hanggang January 26, 2023. Pinakamaraming kaso ay naitala sa Bataan Island, 151 cases sa Basco, 40 sa Mahataw, 34 sa Ivana, at 15 sa Oyugan. May 14 na kaso sa Itbayat Island. 50% sa mga tinamaan ay edad 1 hanggang 5. Nakakuha na ng rectal swab sa mga pasyente, ngunit pahirapan umano ang pagpapadala dahil sa sama ng panahon. As soon as possible, naibigay natin yung sample nila sa region at na-check din ito sa contamination. Nagsimula na ang chlorination nitong nakaraang linggo. 1 hanggang 3 beses ang sanay water treatment, pero wala na raw supply ng chlorine. Nakahingi kami ng chlorine from Itbayat pa pero kulang. Nag-chlorination na kami pero kulang. Chlorine po ma'am, wala. Buong Batanes wala ma'am eh. Kahit pH na wala sila. Pati yung region yata parang naubusan na rin ng chlorine. Na-forward naman natin yung concern natin regarding sa additional purchase ng chlorine. Negatibo sa coliform ang mga water refilling stations sa lugar. Pero panawagan ng otoridad, magpakulo pa rin ng tubig inumin. Kasama si Reynold Velasco, IV Hernando, 1 North Central Luzon. Two-day national achievement test ng senior high school students nagsimula na ngayong araw. Tunghayan sa report ni Russell Simorio. 7:30 ng umaga nang magsimulang sumabak sa unang araw ng national achievement test ang mga grade 12 students sa Mangaldan National High School. Enterprise Data Quality, Science, Philosophy, Humanities at Media Information Literacy ang subject ng senior high school student sa unang araw ng NAT. 37 silid aralan ang ginamit bilang testing room sa Manghay. Nagkaroon ng mga series of reviews para po sa mga bata. At on the part of the teachers naman, nagkaroon sila ng orientations on how to administer the test. Ayon sa pamunuan ng paaralan, dapat seryosuhin ng mga estudyante ang National Achievement Test dahil dito malalaman kung pasado ba sila sa learning standard ng senior high school curriculum at level of proficiency. Sa ngayon kasi, hirap sila sa media literacy,
tsaka yung dun sa problem solving. Pero ginagawan din naman po natin ng paraan para at least ma-improve yung kanilang performance. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na walang dayaan sa NAT 2023 ang mga guro mula sa ibang paaralan ang nagsisilbing room examiner. I ask the students to keep their phones on their bags and also I move around on the classroom to make sure na walang nagtatanungan po. Samantala, nagsasagawa ng on-site monitoring ang pamunuan ng DepEd 1 sa ginaganap na National Achievement Test. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio. 1. North Central Luzon. Ilang tricycle drivers sa Calasieu, Pangasinan hindi raw ginagamit ang kanilang terminal sa pagkuha ng pasahero. Narito ang report. May tinalagang terminal sa mga pumapasadang tricycle sa Calasieu, Pangasinan, pero hindi raw lahat sa kanila ginagamit ito para makakuha ng pasahero. Marami raw ang pinipiling umikot na lamang sa bayan para makakuha ng pasahero. Ito raw ang madalas na natatanggap na reklamo ng Public Order and Safety Office o POSO. Sabi daw nila, kakonti daw ang pumupuntang pasahero doon. Kaya pag minsan umiikot sila, pupunta sila sa mga bawal, doon sa no parking, doon sila nagpa-park. Nalulugi na raw ang ilang tricycle driver na nag-aabang sa terminal para makakuha ng pasahero. Hindi maganda talaga dahil hindi kami kikita eh. Mas maganda yung tuda-tuda talaga. Rotational system ang pinaiiral ng ilang toda para patas ang kita. Ililista ang unang darating sa terminal. Sino kayang nakauna sa blackboard? Siya yung mag-aarga. Tapos susunod na naman yung may mga pangalan po kami lahat. May listahan. Nakatakdang magsagawa ng pagpupulong ang POSO kasama ang mga tricycle driver kaugnay sa problema. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga may-ari ng 11 business establishment sa Pangasinan pinagmulta dahil sa iba't ibang paglabag ayon sa DTI. Narito ang exclusive reports. Pinagmulta ng Department of Trade and Industry ang mga may-ari ng 11 establishmento dahil sa iba't ibang paglabag. Tatlong iba pa ang pinagpapaliwanag dahil sa iba't ibang reklamo. Kabilang dito ang paglabag sa Standards Law, Business Name Law at pinakahuli ang paglabag sa Price Tag Law. Ibig sabihin, magkaiba ang price tag ng nakadisplay na item at sa mismong counter. Dapat nakikita yung price tag. So kung wala kang nilagay na price tag, that is also a violation of the price tag law. Kailangan kasi dapat updated yung nasa price list para syempre tayong mga mamimili po, yung budget namin talaga, lahat naman tumaas. Nagbabala ang DTI sa mga negosyante na sumunod sa umiiral na price tag law. Ang supermarket na ito sa Dagupan City, tinitiyak na regular na namomonitor ng price controller ang price tag ng mga bilihin. Kasi kung hindi, talagang mag-iskandalo rin ang mga customers. Sabihin nila na bakit iba ang presyo dyan sa counter at saka sa shelf. So, Nanawagan ng DTI sa mga consumer na i-report ang ganitong uri ng modus ng ilang negosyante dahil malinaw itong paglabag sa umiiral na RA 7394 o Consumer Act of the Philippines. Sa oras na mapatunayang may paglabag ang isang negosyante, i-issuehan ng violation slip at formal charges at saka sasalang sa mediation hearing. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Abogado sugatan matapos saksakin sa loob ng kanyang tanggapan sa Bangued, Abra. Narito ang report. Sugatan at nagpapagaling na si Attorney Hamilcar Bigornia, IBP President ng Abra, matapos siyang saksakin sa loob ng kanyang law office sa Bangued, Abra. Kinilala ang suspect na si J.R. Bergonia, 34 anyos. Pumasok daw ang suspect sa law office at nagtanong hinggil sa copy o mano ng release paper na hindi naman alam ng abogado. Nagpakilala raw ang suspect na si Poong Nazareno, kaya't pinalabas siya hanggang sa umantong sa pananaksak. Unang sinaksak ng suspect ang security aide ng abogado. Na bagkong na ni Rubena yun.
Dikad isublak na mo tana in sinagoy na nga naminsan nalisyak. Ngayon iti sinagoy na nga doon. Napialang at ako at napaida ako. So nga dato ilat ko, basi ilat imunag. Sugatan man ang security aid, nagawa pa rin niyang paputukan ang suspect bilang depensa. Nasawi ang suspect. Hinuli ang kapatid ng suspect na kasama niyang nagtungo sa law office. Nahulihan siya ng marihuana. Hindi raw niya alam ang plano ng kapatid. Rimwara ko sa rimwara ni Manong nagkinari din. Bala di yung nyawat ko, yung chudan sir. Bigla na ako nagtarayan sir. Pag nagbuta ako, ginakita yung binagkong ni Manong ko. Bago ang insidente, gumamit pa raw sila ng illegal na droga. Ayon kay Attorney Bigornia, posibleng epekto ng illegal na droga ang nagtulak sa magkapatid upang gawin ang krimen. Wala raw siyang alam na posibleng ibang motibo sa tangkang pagpatay sa kanya. Sa ngayon, hindi natin ma-establish yung motibo. Kasi nga, base dun sa sinabi na ito, na hindi naman niya kilala. Hindi naman niya kliyente sila. Nagulat na nga lang na biglang pumasok yung dalawa. Inihahanda na ng pulisya ang reklamang isasampa laban sa nahuling suspect, CJ Torida. 1. North Central Luzon. Philippine Team Strong Group panalo sa second game laban sa Al Nasser, Libya. Tunghayan sa report. Tinambakan ng Philippine Team Strong Group ang Al Nasser Libya nakaraang gabi sa score na 93-76 sa kanilang laban sa Dubai, UAE, madaling araw kahapon oras sa Pilipinas. Ang import ng Strong Group at dating NBA player na si Shabazz Muhammad nakascore ng 26 points, 7 rebounds at 2 assists. Take part of and take a big responsibility in doing that and carrying the team, whatever I have to do, whatever coach says. Nakakataba raw sa puso na makita ang mga Pinoy sa UAE na todo suporta sa Team Philippines. I think that helped us yesterday also that we know na we had our home crowd with us, so it feels like we're home here. Masaya rin ang UAE Basketball Association sa takbo ng torneo at sa pagsanib puwersa sa GMA para maihatid ang mga laro sa ating mga kapuso. And that's another thing I'm very happy with, that I have partnership with GMA and hopefully this will not be our second time, will be more to come. Una nang tinalo ng kupunan ng Pilipinas ang UAE national team sa score na 91-87. Sunod na makakaharap ng Philippine team ang makupunan ng Al Wada Syria at Dynamo Lebanon. Mapapanood ito sa Sabado, February 4, 6:15 p.m. sa GTV at sa February 5, 10 a.m. sa GMA. Nico Sereno, 1 North Central Luzon. Kanawidan Festival 2023 sa Ilocos Sur, formal nang sinimulan. Tunghayan sa report. Your humble governor, therefore acclaim, let the Ilocos Sur Kanawidan Festival 2023 celebration begin! Formal nang sinimulan ang Kanawidan Festival, ang pinakamalaking selebrasyon ng pista sa Ilocos Sur. Sa umpisa pa lang, dalawang Kapuso stars na ang nagpakiling sa gabi. Si Kapuso actress Andrea Torres, na ating napapanood sa GMA Primetime Series, Maria Clara at Ibarra bilang si Sisa. At si Kapuso leading man na si Ken Chan, game na nakipagkulitan at awitan ang Kapuso fans. Siyempre, nung una ako nandito, trabaho talaga eh. And yun nga, lock-in kami. So happy ako talaga, happy ako kasi ang tagal nating walang mga ganito. So at least kapag thank you ako in person, di ba? Actually, ako po yung kinilig talaga kasi ang sarap sa pakiramdam na yung marinig mo yung hiyawan ng mga taga dito sa Ilocos. Nagtapos ang gabi ng ipakita ang bagong logo ng Kanawidan Festival at fireworks display. Samantala, binuksan na ang Kanawidan Trade Fair sa Ilocos Sur. Makikita rito ang One Town One product ng bawat bayan at syudad, gaya ng itag ng lidlidda, bawang ng sinai, balikutsa ng Santa Maria, kalabasa noodles ng Santo Domingo, kalamay ng Candon City, at mga gulay ng Santa Catalina. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. 1. North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Yes, isa is anyos na estudyante patay matapos makaladkad ng AUV sa Solano, Nueva Vizcaya. Insidente na huli kam. Nagkatutok Russell Simorio. Sakuha ng dashcam sa kahabaan ng Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya, tanaw ang pagsalpok ng motorsiklo sa AUV. Pero ang matindi, makikita ang pagtilapon ng isa sa mga sakay ng motorsiklo. Nakaladkad pa ng ilang segundo bago nakahinto ang AUV. Patay ang biktima na kinilalang si Azimel Cristel Ramelloza, 16 anyos. Sugatan din ng driver at isa pang menor de edad na lulan ng motorsiklo. Patay ang 39 anyos na lalaki matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa close van sa kahabaan ng Barangay Indiana, Bambang, Nueva Vizcaya. Pumailalim pa sa close van ang rider. Patay ang 53 anyos na ginang matapos masalpok ng SUV habang papatawid sa kahabaan ng Barangay Quinsoriano, Santa Cruz, Ilocos Sur. Pauwi na sana ang biktima matapos ihatid sa eskwelahan ang anak nang mangyari ang incident. Nauwi sa areglo ang insidente. Nagkarambola ang limang sasakyan sa kahabaan ng Sual, Pangasinan. Ayon sa pulisya, sumalpok ang bus sa apat na sasakyan, kabilang ang dalawang SUV, isang kotse at isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, nayupi at sumemplang ang mga nasalpok na sasakyan. Dumiretso naman ang bus sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Ligtas naman sa aksidente ang mga estudyanteng sakay ng bus, pati ang mga sakay ng mga nadamay na sasakyan. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, maging I am ready sa pag-ulang dulot ng hanging amihan at shear line. Ayon sa PAGASA, apektado ng amihan ang Luzon habang sa Visayas naman umiiral ang shear line. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may pag-ulan din sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Magiging maalon at delikado pa rin sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa halos lahat ng baybayin ng Luzon. Bahay sa Mangaldan, Pangasinan, nilooban ng hindi pa kilalang kawatan. Apat na cellphone tinangay. Narito ang report. Nilooban ng hindi pa kilalang kawatan ang isang bahay sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Apat na cellphone ang tinangay ng kawatan. Nagkakahalaga ang mga ito na aabot sa higit 50,000 pesos. Iniimbestigan na ng barangay at pulisya ang insidente. Paiktingin din daw ang pag-iikot ng mga tanod sa barangay upang maiwasan ang insidente ng nakawan. Arestado ang tatlong lalaki, kabilang ang menor de edad, matapos mahuli sa aktong nagnanakaw ng cable wire at internet lines sa Barangay Rizdelis, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Edad 20, 18 anyos at 15 ang mga nahuli. Narecover sa tatlo ang mga ninakaw na kable, pati ang gamit nilang tricycle. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan sila ng pahayag habang dinala sa DSWD ang menor de edad. Arestado rin ang dating pulis sa anti-drug bypass operation ng PNP sa Barangay San Jose Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakuha sa sospek ang mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 900,000 pesos. Narecover din sa kanyang isang caliber 45 at ang ginamit na marked at budol money sa operasyon. Wala pang payag ang sospek na naharap sa kaukulang kaso. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga mag-aaral sa Santa Catalina, Ilocos Sur, isinasa ilalim sa oral health check-up. Narito ang report. Nabigyan ng libreng oral health check-up ang mga mag-aaral sa Pangada Kabaruan Integrated School sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Batid ng pamunuan ng eskwelahan na ang problema sa dental health ang isang dahilan ng pagliban ng mga mag-aaral sa klase. Kaya importante raw ang information education campaign sa tamang pangangalaga ng ngipin. Binibigyang importansya ng pamunuan ng Calasiao Comprehensive National High School na makapagtapos ang mga estudyante na hirap makapasok sa paaralan dahil sa kanilang espesyal na sitwasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Open High School Program o OHSP. Mahigit 20 estudyante ang nasa ilalim ng OHSP. Modular ang paraan ng pag-aaral ng mga estudyante at meron lamang silang limitadong schedule sa pagpasok sa klase.
Pinaghahandaan na raw ng Alamino City Tourism Office ang dagsa ng mga turista na magtutungo sa 100 Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan. Magsisimula ang peak season sa Abril hanggang Hulyo. Magdadagdag din umano ng tourist guides ang LGU. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Turkish-American na tinaguri ang fastest circumnavigator dumaan sa Region 1. Tunghayan sa report. Linggo nang dumating sa Vigan City, Ilocos Sur, ang Turkish-American na si Erden Eruç ang may hawak ng 15 Guinness World Record sa ginawa niyang first solo circumnavigation sa mundo na kanyang nasungkit sa pagitan ng 2007 hanggang 2012. Siya rin ang itinanghal na fastest circumnavigation by human power sa loob lamang ng 5 years at 11 days. Binura niya ang dating record na 13 years ng isa ring British adventurer. Nakatakdang muling maglayag ang 61-anyos na si Eruç patungong Vietnam. Ilocos Norte, and I will bring my rowboat to Kurimao, and I should be on the water again toward Vietnam before mid-February. Kwento ni Eruç, umalis siya ng Crescent City sa Northern California gamit lamang ang rowboat. Pagkatapos ng 80 days ay naabot niya ang Hawaii. At pagkatapos muli ng 129 days ay tumawid siya sa mainland Asia at nagtungo sa Legazpi City, Albay. Isang NGO ang tumulong kay Eruç sa pananatili nito sa bansa. Ocean Ambassador si Eruç at sa paglalayag niya, nakita niya ang kasalukuyang problema sa basura sa dagat at baybayin ng iba't ibang bansa. The goal is to educate and inspire especially children. I have partnered with Ocean Recovery Alliance based out of Hong Kong, also registered in California, to raise awareness about plastic pollution in the ocean. Sa kasagsagan ng kanyang paglalayag mula California patungong Pilipinas, ay muli siyang nakasungkit ng 2 pang record. Umaasa siyang makuha ang 18th niyang world record sa pagtawid ng Pacific Ocean mula North America patungong Asia. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. GMA Network ginawaran ng Best TV Station sa 35th PMPC Star Awards for Television. Tunghayan sa report. Sa 45 awards sa 31st Star Awards for TV, 26 ang nakamit ng GMA Network. Kabilang na riyan ang pinakamataas na parangal na Best TV Station. Kinilalang Best News Program ang GMA Flagship Newscast na 24 oras. Personal na tinanggap ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy at Acting Head of GMA Integrated News, Oliver Victor Amoroso, AVP for News Programs, John Ray Arabe, at 24 Horas Anchor, Vicky Morales, ang parangal. This is for the men and women of GMA Integrated News sa harap at sa likod ng camera kasi talagang everyday pinaghihirapan ng mga taga GMA Integrated News ang pag-produce ng mga storya. Patuloy tayo na maghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kapuso, lalong-lalo na very important nowadays, no, yung balance, accurate, no, at relevant news. Best female newscaster din si Vicky Morales. Best public service program ang wish ko lang. Ang dami natin pinagdaan ng hamon the past 3 years, no? Kahit papaano nandito pa rin tayo lumalaban. And I think that's a testament to what GMA News and Public Affairs is all about. Serbisyong totoo. Ito ang iba't ibang programa na binigyan ng parangal sa 35th Star Awards for TV. Mirandina, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad.
Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.